Kilalanin natin ang nagsiserbisyong tagapagbalita ng Barangay Halang. Ang naghahatid ng serbisyo at malasakit sa mamamayan. Sino si Rowan Salgado? Si Rowan ay ipinanganak noong 16 ng Nobyembre, taong 1971. Ang panganay na anak nila Rudy at Sister Pinky Salgado. Iminulat ng mga magulang sa respeto sa kapwa, maging independyente sa buhay, at may takot sa Diyos. Nag-elementarya sa Nigeria, Africa. Nag-sekundarya naman sa Canosa Academy Calamba, at nakapag-aral naman sa kolehiyo sa Laguna College of Business and Arts. Dahil nakapag-asawa sa murang edad, at hindi na natapos ang kursong business management, mas ginusto pa nitong itindig ang sariling bagong pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iba't ibang mga kumpanya. At dito niya unang naranasan at natutunang maging isang ordinaryo at simpleng mamamayan. Dito niya naranasan ang buhay ng isang mahirap, dito din niya naramdaman ang mga karayihan ng bawat mahirap na mamamayan sa lipunan. Hanggang sa nagdesisyon itong isabuhay ang matagal na niyang kakayahan sa pagsusulat, taong 1977. Nagsimula bilang isang simpleng manunulat at tagapagbalite sa pahayagang Laguna Score, naging announcer sa mga himpilan ng radyo sa DZJB at Radyo Natin Calamba, at Radyo Natin Binyan. Nakapaglikha din ng iba't ibang mga programa para sa community channel ng Royal Cable Channel 6 noong taong 2005. Hanggang maisipan na din itong magtayo ng sariling media outlet noong taong 2010. Kasama na dito ang Serbisyo Balita Newspaper, ang Serbisyo Balita News Online, at ang DZSB Net Broadcast System. At naging isa sa limang kauna-unahang social media online broadcaster sa buong Pilipinas, taong 2015. Actually, hindi ko naman naramdam na boss dahil hindi naman boss si Sir Ivy. Sa trabaho kasi namin sa Serbisyo Balita, tuwing nagtatrabaho kami, ang feeling ko lang, nagtatrabaho na ako kasama ay isang kaibigan. Kasi no pressure kay Sir RJ sa trabaho sa kanya. As long as nagagawa mo na maayos ang trabaho mo, wala kang magiging problema sa kanya. Kumbaga, smooth lang ang pakikitungo niya sa mga empleyado niya. So yung tipo ng boss na hindi ka mahihiya na magtanong, or alamin yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi siya, napaka open niya sa lahat. Never mo feel na boss siya. Ganun siya makitungo. At the same time, ultimo ang personal life ko. Hindi ako nahihiya ikwento dyan kay Sir Harji. Pati mga personal problem ko, isa siya sa tao na pinagkakatiwalaan ko. At naniniwala ako na lahat ng mga advice na binibigay niya sa akin ay talagang hindi ka mapapasama. Kasi ibibigay niya sa'yo yung mga, ipapakita niya sa'yo yung mga kakalabasan if ever na mag-decide ka. Ganun siya mag-advise isang tao. At si Sir RJ, siya yung tipo ng boss na mapagbigay. Bakit? Isusubo na lang niya. Ibibigay niya pa sa nangangailangan. Ganun siya. At si Sir RJ, yun yung tipo ng tao na iisipin niya ang kapanganan ng empleyado niya bago sa sarili niya. Minsan nga, wala na yung kinikita. Basta kumita lang ang empleyado niya. Ganun siya ka mapagbigay at maalalahanin sa empleyado niya. Kaya yan, Sir RJ, isa ako sa maswerte na empleyado ng Serbisyo Balita na ang aking boss ay hindi lang ako tinuturing bilang isang trabahador kundi bilang isang kaibigan. At sana, Sir, kung ano man yung adhikain mo,
support lang po kami. Lalong-lalong na po ako sa inyo. Supportahan ko po yan. Dahil alam ko po kung ano man yung papasukin nyo ngayon. Alam ko naman hindi kayo politikong tao eh. Ang hangad nyo lang ay makatulong sa kapwa. Lalo na dyan sa mga tagahalang. Napakaswerte po nila kung kayo po ay maluluklok bilang isang konsehal ng barangay. Swerte po ng halang dahil kayo po yung tipo ng tao na ang iniisip lagi ay ikagaganda, hindi po yung sariling kapakanan. God bless. Dito ipinamalas ni Rowan ang kanyang angking galing sa paglikha at mas namulat sa mga tunay na kaganapan sa lipunan pati na sa bawat ahensya ng pamahalaan. Dito na siya nagsimulang maglingkod sa mamamayan, tumutulong sa mga nangangailangan, nagsisiwalat ng mga katotohanan sa likod ng mga nagaganap sa politika at bawat pamayanan. Si Rowan Salgado po ay nakasama ko sa grupo ng Serbisyo Balita o ang grupo ng mga nagsaserbisyong tagapagbalita. Sumali ako dito kasi nakita ko yung pagmamalasakit sa taong bayan at hindi lang puro pagbabalita ang ginagawa. Ito rin ang grupong pinangunahan ni Rowan na hindi nakakalimot tuwing may birthday ka o isama ka sa anumang okasyon nila. Nakita ko yung pagbibigay halaga at malasakit niya sa isang tao. Kaya naman mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin ang mga tunay niyang kaibigan na nakasuporto sa kanya sa anumang landas na tahakin niya. Naging bahagi din siya sa bawat tagumpay ng mga lingkod-bayang kanyang natulungan. Nakapagbigay ng magandang imahe sa kapulisan dahil sa pagbabalitin nito ng mga mabubuting nagagawa ng mga tagapagpatupad ng batas. Bumabatikos kung kinakailangan, sa mga tiwali sa pamahalaan at sa hanay ng kapulisan, at binibigyan ng boses ang mamamayan sa pamamagitan ng kanyang mga panulat at broadcast. Well, ang masasabi ko sa iyo kaibigan, Rowan, ay number one, ikaw yung maka-Diyos at makatao. Ano? At totoo, hindi katulad ng iba kong mga nakakakilalang mga dating kasamahan sa politika, especially sa field ng politika, na halata mo kaagad yung kaplastikan. Ikaw talagang damang-dama yung katotohanan na lalo pag nagbitaw ka ng salita at nagbigay ka ng tawag ito, huro-huro, ay tunay na nanggagaling sa puso mo at nakikita mo kung ano yung makatarungan at ginagawa mo lamang kung ano ang tama at makakaganda sa ating kapwa. Hindi din ito nakakalimutan ang kanyang mga nakasama sa trabaho at mga kaibigan. Well, napakabuti niyang tao at talaga naman pagkaibigan ka, hindi ka niya iiwanan sa hirap at ginawa. So, kung ano man sa panuwagan man at kagipitan, mananatili siyang kaibigan mo. So napakahusay na tao. At kung magkakaroon kayo na kagaya niya bilang kaibigan, maswerte kayo. Bagamat nakatutok sa paglilingkod bilang isang mamamahayag at pagtulong sa mga mamamayan, hindi nito pinabayaan ang kanyang pamilya. Masasabi ko na hindi man siya kasing perfecto ng mga ibang ama. Pero alam mo yon, siya yung taong kahit hindi mo pa hingiin, nakikita niya na gusto niya ibigay yun. Kung mga tulad na alala ko nung bata kami, basta may nauusong laruan or merong mga pagkain na alam niya na magugustuhan namin, hindi pa man din namin sabihin yun, pasalubong na niya sa amin yun. Kumbaga, hindi kami maluluho nun eh. Hindi kasi kami vocal sa gusto namin. Pero siya, kahit hindi mo sabihin, ibibigay niya. Kaya naniniwala ako na kapag naging isa siya sa mga barangay councilor, hindi mo man hindi mo pa nasasabi, alam niya na yung kailangan natin. Kasi advance siya mag-isip eh. Nakikita niya na agad yung kailangan natin. At lagi rin siyang nasa katotohanan. Yan ang lagi niyang tatandaan. Kaya ito lang ang payo ko sa inyo, guys. Let us vote wisely to make this barangay halang, bagong barangay halang, a better place to live in. Yan, sa pagkakakilala ko sa kanya, siya isang mabait na tao, tatay, kaibigan,
lalo na sa kanyang mga pinsan. Alam ko na marami siyang natulungan. Ayan, so hindi man siya perfectong tatay sa amin, pero at least kahit paano ramdam namin na tatay pa rin namin siya. Naunawan namin ng kanyang passion bilang public servant. Nagbigay siya ng mga servisyo sa mga ibang tao. Siyempre, hindi naman ito masasabi na si Papa is perfecto. So, lahat naman alam natin ay walang perfectong tao. So, ganun lang din naman si Papa sa amin. Na hindi siya perfecto. Napapansin ko sa kanya na ginagawa niya lahat ng best niya para bilang maging mabuting ama sa amin. Kikita ko lahat kay Papa na ano siya, prosigido siya talaga na matulungan yung pamilya namin. Then, ano siya lagi, be advanced thinker talaga. Let both wisely and para sa bagong halam, number one. Si Rowan Salgado ay isang tahimik at seryosong tao, may dedikasyon sa kanyang tungkulin, may paninindigan at prinsipyo sa kanyang trabaho bilang isang media personality. Kung ako ang tatanungin mo, kung kilala ko si Rowan RJ Salgado, masasabi ko po na matagal ko na ho siyang nakasama at magkasama kami bilang isang mamamahayag, ay masasabi ko, hindi ho basta-basta. Kasi pagka kami magkasama niyan, hindi umuubra yung mga corruption sa kanya. Kami ho ay nababakikos, kami ho napapaaway. Dahil sa mga trouble niya, mga nangungurap, mga nagnanakaw sa gobyerno, galit na galit po yan. Itong aking kasamang si Sir RJ Salgado, yan, Rowan Salgado. Kaya kung ako tatanungin nyo, masasabi ko ibang klase. Maaasahan nyo sa public servant. Kasi sa tagal mo na sa public service, masasabi ko luto-luto ka na. Kaya yun ang napag-uusapan namin dati, kung sabi ko, kung balang araw, ikaw ay tumakbo. Kung sa servisyo naman, masasabi ko, pagka kami magkasama dito, may masasabi ko yung pang, ano ba, yung parang na walang iwanan. Pag nag-gera o pagka nagbakbakan, walang iwanan. Sugod. Ganun yung ugali niya. Wala akong inaatrasan niya. Basta gumawa ka ng mali, managutan mo. Yun ang ugali niyan. Kaya, tsaka ang sabi ko, pagka ito ay naging halal, wala halal, no? Sabi ko, may hirapan siguro kung sino yung mga kasama niyo, yan hindi basta-basta mauupo ito. Kumbaga sa ano magkakaroon mo kayo ng tenga, mata, at bibig sa loob. Ito, maaasahan niyo kung taong ito sa ganyan. Kaya, napakalaking bagay kung mahalal si Rwanda. RJ Salgado, may moniker rin mo yan, Alakdan. Kaya ho na tinawag namin Alakdan yan. Talagang mabangis. Kapag ka, ikaw ay nagkasala, kaya siguro pagka isa'y naupo, hindi ubro yung mga kurap-kurap na ganyan. Ako, yan yung mga asahan. Kapag ka mayroong pondo na nanggaling sa taas, sigurado ko yan, aabot sa inyong. Aabot sa mga tao, aabot sa taong bayan, oh, sa mga taong nasa paligid niya, sigurado yan, 101%, hindi mawawala yan. Yan ang, yan yung branded yan, taong yan. Kaya sabi ko, kung ikaw ay hindi mahalal, nako, malaking kawalan na sa kanila yan, napakalaking kawalan sa kanila yan. Kaya siguro, ang masasabi ko lang, sana, itong mahalal ka, ay sapagkat kapag ka ikaw ay talagang nahalal nila, sigurado niya, 100%. Malamang, magkakaroon ng malaking pagbabago dyan sa inyong barangay. Kapag ka ito ho si Salgado ang naupo dyan o nahalal. Kasi sabi ko nga, sa expertise mo niyan, sa dami mo ng pinagdaanan, hirap, no? Sa dami na natin pinagdaanan mga coverage, kung saan, paano, nasilip na namin lahat po ng mga kabilukan ng nangyayari sa loob, alam na ho namin. Kaya alam na ho nitong taong po, masikot-sikot din, hindi basta-basta mahalo loob yan. Malabo mangyari yan. Kaya yun ang sinasabi ko.
sana ay mahalal mo siya, mabutin mo siya. Ay sa pantay, kapag kaya na nabutin nyo, nako, sigurado. Siguradong-sigurado yan. Magkakaroon ng pagbabago dyan sa inyo. Eh, hindi nyo magbabago. Magkakaroon ng magandang ginabukasan siguro. Eh, yung mga taong nasa paligid yan o nasa barangay yan. Sigurado na yan. Kaya ito ang aking ano, last departing word. Eh, okay yan. Hindi na basta okay yan. Okay na okay yan. Kung bago saan yung maaasahan. Kung bago saan yung gawang maringin na, kung baga sa sapatos. Eh kung sa power naman, parang USA yan. Super power. Magtrabaho. Maasahan. The best. Hindi na bago ang mundo ng politika sa kanya. At nais pa niyang makatulong at maging bahagi ng pagpapatupad ng isang maayos na pamahalaang nakatuon sa malasakit sa pagtulong at pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat mamamayan. Si Rowan Salgado, nagnanais maglingkod sa mamamayan ng Barangay Halang bilang isang kagawad, at mapatunayang kapag tunay ang adhikain, makakaasang maayos at matinong pamamahala ang kayang ibigay sa lipunan. Isang magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong nagsiservisyong tagapagbalita, Rowan Salgado. Madami nagtatanong, bakit kahit na sa media na raw ako, ay naisipan ko pa na pasukin ang mundo ng politika. Sabi nila, pagiging isang media personality ko ay marami na rin akong natutulungan. So bakit kailangan pang paglingkod o manilbihan sa aming barangay? Tama po, ang pagiging isang media practitioner, hindi lang nagbabalita, hindi lang nagbibigay ng komento. Kami ay tumutulong din, ika nga, kami yung tulay ng mamamayan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga iba pang lingkod bayan natin para sila'y matulungan at matugunan ang kanilang mga karaingan, pangangailangan. Pero sabi ko nga, iba pa rin kung nandun ka mismo sa isang ahensya na doon ka nagtatrabaho na mas malapit o mas mabilis, mas madali ang iga nga paglapit ng mamayan sa mga nararapat napuntahan ng mga tao o lingkod bayan o ahensya dahil nandun ka na sa loob. Kaya nga, kahit pala rin na maging isang kagawad na barangay halang ay tuloy pa rin ang aking pagiging isang media practitioner. Ako pa rin ay magsisilbing mata ng mamamayan upang bantayan, mas mababantayan natin ngayon ang ginagawa sa loob ng mga tanggapan ng sanggunian barangay. Mas mababantayan natin, mas makikita natin at sisiguraduhin natin na dapat maayos at tama, wasto ang paglalaan ng pondo para sa mga proyekto at programa at masiguro ng bawat mamamayan dito sa Barangay Halang ay makikinabang. Ako rin ay magpapatuloy na magsilbing tenga ng mamamayan. Pakikinggan ko ang bawat karakingan, bawat kahilingan ng ating mga kabarangay. Didinggin natin yung mga kailangan nila para sa kanya-kanyang lugar. Ika nga, sa aking pagkandidato bilang kagawad ng Barangay Halang, wala po akong ipapangakong kung anumang proyekto o ibibigay. Dahil naniniwala ko sa pagiging tenga ng ating mamamayan
kung ano ang gusto nila at kung ano ang nababagay para sa kanilang lugar, yon ang aking pakikinggan at yun naman ang ibibigay natin. Sa pamamagitan naman ng pagiging boses ninyo, ang bibig ng mamayan sa Sangguniang Barangay, ang inyong lingkod po ang magbo-voice out ng inyong mga karaingan at kahilingan upang masiguro natin na kayo'y napapakinggan, nabibigyan kayo ng representation o kinatawan sa barangay upang maidulog at mailapit yung kailangan ninyo sa inyong mga lugar upang marinig ng ating kapitan at ng buong Sangguniang upang makapagbuo ng mga resolusyon o ordinansa na nararapat lamang na ibigay sa bawat purok, sa bawat lugar na naayon sa inyong kagustuhan. Kaya nga po, sa aking mga kabarangay dito sa Barangay Halang, sa lungsod ng Kalamba, dito natin simulan ang tunay na pagbabago sa isang bagong pamunuan, bagong pamamahala na naaayon para sa kapakanan ng bawat barangay. So yun po ang dahilan kung bakit kinailangan kong pasukin ang mundo ng politika. Hindi para sa sarili ko, hindi para sa pamilya ko, ito'y para sa mga kabarangay ko. Para mas may hatid ang tulong na kailangan nila. Upang maging tulay nila sa ating pamahalaan, upang magsilbing kinatawan at boses sa pamahalaan. Ako'y isang simpleng hama na tagapagbalita. Pero asahan po ninyo, hindi pwedeng hamakin ang aking pagbabantay sa ating pamahalaan at pagsisiguro na maibigay nila ng maayos at wasto ang serbisyong para sa inyo. Magandang araw po. Ito po muli ang inyong nagsiservisyong tagapagbalita, Rowan Salgado.